We have 12 minutes after the hour of 9 o'clock on the wonderful but rainy and windy evening of Tuesday. It's the 3rd of December 2019. At sa lahat po mga panggaan ng mga taong nagduda kung papasok ba ako o hindi. Ha? Para naman din niyo kilala. This what's separate, ayan. Ayan, separates the men from the boys. Tignan ang English ko doon, ha? Ulitin natin para maano. Para maano nyo ma... May status nyo. Ayan, sa mga ano, sa mga nagduda kung mapasok ako o hindi, para namang ano, may duda kayo sa akin, ha? Oo, di ba? Bagyo lang yan. This what separates, ayan, the men from the boys. And the girls. Sorry na! Oh, alam niyo naman, lumiliban lang ako mga pangga kung may sakit ako. Oh, other than that, hanggat kahit bumaba, kapag pwede lusungin, lulusong tayo. Ganun kasimple, ha? So, I'm at work, mga pangga. Kuhabit pa, mga pangga. Kaya magkakape nga ako. Kaya wala na ako sponsor ng kape, ha? Oo. Oh. Baka gusto mag-sponsor ng kape. Wala akong sponsorship ngayon, ha? Nakikinig yung mga coffee company dyan, ha? Ang galing ko mag-endorse, ha? Matitriple ang sales ninyo. Ay, naka mga panggahaw. Eto, sama-sama tayo hanggang mamayang madaling araw. Lampas ating gabi together hanggang later, mga pangga. Oo. Ang inyong papa, ikapiling nyo na... nakakalungkot isipin mga pangga ano that kasabay ng ano ng SEA Games sa Pilipinas, which is the biggest thing right now in the country, ay ang pagpasok ni Tisoy, no, na nanalasa, di ba, sa southern part ng ano ng Katagalugan, no, Bicol region. Dami kanina, oh, ang dami kong nakitang mga nawasak na mga tahanan, yung mga na wash out, yung mga gumuhong mga bahay, o nakakalungkot isipin. Pero syempre, magaya ng lagi natin sinasabi, kahit sabihin natin sugar-coated ito, di ba, bagyo ka lang, Pinoy kami. Well, it's not so bad at all. Marami naman mga bagay na, ano, na nagaganap na, ano, na maganda. And by the way, kudos nga pala sa ating gobyerno, ha? At saka yung committee. SEA Games. Some games were scheduled into another time because of weather consideration, and it's a wonderful thing. It's a wonderful thing, no? Congratulations, ha? Oh. Ayan, palakpakan, ha? Oh, palakpakan. Hanggang ngayon, di pa rin makaget over sa ano sa ganda ng ano ng SEA Games natin, yung opening natin. Hanggang ngayon, mga pangga, oh, I'm yet to ano to recover dun sa kagandahan ng opening ng SEA Games natin. Ha, oo. Sino sa inyo hindi pa nakaget over, ha? Oo, mga pangga. Maligayang bati po sa lahat, ha? Nang nag-share ng opening, ha? Oo. Tsaka sa mga comment question, bakit daw Manila yung pinatugtog na ano, na theme song, yan, ng organizing committee dun sa opening ng Manila. Bakit? Ang Manila ba nasa, ano, nasa Malaysia? Wala naman. Nasa Pilipinas naman naman. Anong problema natin? Anong pinagsisilusan natin? Anong problema kung Manila yung pinatugtog na sa opening ng, ano, ng
SEA Games. O, bakit nasaan ba ang Manila? Nasa East Timor ba yan? O, Pilipinas pa rin naman yan. Eh. O, diba? O, ganun ba yun? Nakakaselos ba? Pinoy ka rin naman, diba? O. Pero ano ha, na, hindi ko lang napanood nyo na ha. O, napanood nyo na yung ano, yung isang ano, malikot ang utak na imbis na ano, Manila, oh, tinanggal niya yung soundtrack ng Manila, pinalitan niya ng ibang kanta. Pinoy talaga ha. Ay nako. Anyways mga pangga, ano ang mga nangyari maganda maghapon? Nabalta ko si Miss Angie Luxin. Oh, ay ginawaran ng award na bilang isang pilantropo. Oh, totoo naman, di ba? Palakpakan para kay Miss Angie Luxin. Diba? O, nakaka-proud nga naman, diba? Ano ba mga balita? Ha? Kanina, hindi ko alam kung fake news ito, ha? Boy Cam, paki-verify nga kung fake news ito, ha? Oo, meron daw nagsabing ano, papa-stopping ko dapat ang bagyo. Pero ayaw nyo maniwala sa akin, kaya paparorosahan ko muna kayo. Kasi yung lindol na pa-stop, eh. Hindi ko alam kung totoo, nabasa ko lang kanina, verify natin, ha? Anyways, mga panggang, I'm here tonight. I'm here. I'll be with you until the hour of 1 o'clock ngayong gabing ito. Magsama-sama tayo sa lahat ng mga nag-aantay sa ating programa. Hindi ko ibibiguin, ha? We'll be together. Ito na muna, mga pangga, ha? Magsasalubin muna tayo, ha? Namiss nyo ba to? Kaya kung hindi ginagawa ito eh. So, man, tatanong ko sa akin mga pangga ha, kung yung saloobin natin ay scripted, hindi ho. Oo. I always speak from the bottom of my heart every time I do this. Wala akong script, I just say it. Ito na muna ang saloobin natin ang gabing ito, mga pangga. Pag nasaktan ka, pag nawasak ka, pag tinunaw ka, kung inaakala mong the one sa iyo, di ba nakakatroma? Yung di bang binigay mo lahat ng mga bagay na meron ka, kahit yung mga bagay na wala ka, pinangako mo. Di ba nakakatakot na sumukulit? Di ba? Kapag first time mo makaramdam ng sobrang sakit, parang ayaw mo na maulit. Falling in love can scare us the way we've never felt fear before. Being hurt by someone you love can make you feel hate the way you've never been felt hate before. It's true that love can bring out the best and the worst side you have. Love can hurt you, can mend you, can make you stand tall, can make you believe in wonders, in fairy tales. Falling in love can make you believe, sadly, that hell is true. Love or falling in love can make you believe things you never thought you'd believe. As a matter of fact, when you fall in love, it changes you. Minsan, tumatanda ka mag-isip. May mga pagkakataon naman, nag-iisip bata ka. Only for one reason. In love ka. It's very wonderful to experience love. Whether it crushed you, it shattered you into pieces, whether
it hurt you that bad. It's still a chance to feel pain and joy dahil nagmahal ka. What's my point? When you fall in love and you get shattered into pieces, when you find joy loving someone and you get hurt in the process, do not, never allow that experience to take your identity away. Love can bring out the worst in you. Just make sure that when the storm is over, your best should and must be better than your previous self. Tawagan niyo ako, 8721-2429. Panga, we are number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo... Energy.